Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga sa ating lahat. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. By the way, mga kababayan, good news na naman po ang ihahatid po natin sa inyo. Na kung saan, good news na nag-iiyakan naman yung mga Negatron. O yung mga, alam nyo na yung wala sa kabilang kampo, yung mga, tawag nito, yung apektado po ngayon sa pagkakadawit sa operasyon ng illegal na droga itong kanilang mga sinusuportahan, mga kababayan. Okay, by the way, ang good news po na ibabalita ko sa inyo, mga kababayan, ito. Basahin ko na lang. Sabi po rito, good news, sasagutin na po ng gobyerno ang doctor's fee ng ating mga kababayan. Sabi po rito, sasagutin ng PCSO o ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang doctor's fee ng mga hospitalized, indigent patient o poor Filipinos o mahihirap po ng mga Pilipino. Sakop dito ang mga na-ospital sa public at private hospitals. Okay. So, PCSO ang nakalagay dito. Kasi kung makikita po natin dito sa litrato, mga kababayan. Ayan. Ang makikita nyo po dyan is si Declaro, no? Lagyan ko yung brightness konti. Ang makikita nyo po dyan, yung naka-dark na damit dun sa frame, mga kababayan, that is PCSO General Manager Mel Robles, yung pangatlong nagsampa ng kaso dito po kay Marlica, yung napakaingay po na vlogger doon sa Amerika, mga kababayan. Then kaharap niya si Speaker Martin Romualdez and Senior Deputy Speaker Don Gonzales and si Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulfo, mga kababayan. So para si Congressman Erwin Tulfo, nagpalabas rin po ng press conference or press briefing regarding this matter. Okay. Ngayon, kung titingnan po natin, doctor's fee. So, sasagutin po ng PCSO. Tingnan nyo, sa kabila po ng mga, alam nyo, hindi naman po nawawala yung mga banat sa PCSO, pero tuloy-tuloy din po sila sa kanilang trabaho. Okay. Ngayon, yung doctor's fee naman ng mga indigent patient, yung kanilang sasagutin. Napakalaking bagay po niyan, mga kababayan. Kasi the usual thing, di ba, pag na-discharge na yung tawag nito, yung mga pasyente, public man yan or private hospital, the very last thing that they are set, ano, na sinasettle po nila, kung daw nagkakamali, itong doctor's fee. Di ba, mga kababayan? Ngayon, kung ang gobyerno may pagsusumikap na gawin po ito, so mas maiging suportahan po natin. Kailan ba magsisimula? Sabi pa nga po ng PCSO dito, mga kababayan, ni GM Robles, ang pinaka-goal po nila is yung wala nang bayaran yung ating mga mamamayan o yung mga kababayan po natin. Sabi, that is the dream. That is the goal. In our case, it will depend upon the budget availability. Okay. So, mas maigi po kung bihira. Wala nang babayaran, no? Kahit yung doctor's fee or professional fee, di ba? Once na ikaw po na hospital, di ba? Alam nyo naman po, napaka mahal magkasakit. Di ba? Napakagastos po, mga kababayan. Public ka man or private hospital, alam nyo, tawag nito, pagdating po sa pagkakaroon ng sakit o pagkakasakit, mga kababayan, ipantay-pantay po lahat ng tao dyan. Di ba? Pantay-pantay po tayo dyan sa bagay na yan. Alam nyo, mga kababayan, meron po ngayong yung kabilang kampo, pinupuna na po. Or sabi natin parang isyong politika rin po para sa kanila. Yung ganitong mga adikain or gantong pangarap po ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Speaker Martin Romualdez, na First Lady Lisa, kasama natin sa FL Lisa. Kasi sabi po ng mga taga-suporta, masugid na taga-suporta ng kabilang kampo, na kritiko po or detractors ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon,
Eh, pangako lang daw po ito, mga kababayan. Pangako, pangako, at pangako po. Okay. Ngayon, sinabi po lang pangako daw. Tanungin po natin. Yan, ano po, pangarap ni Pangulo or kanyang pangako during the very first State of the Nation address that he delivered last 2022, mga kababayan, July 2022. Eh, di ba ang sabi niya, ilalapit ko yung mga medical or health facility sa mga mamamayan. Kumbaga, mga kababayan, di ba, kaya po yung Love for All. Di ba, last year, kung aanin po ninyo, 2023, eh talagang nag-ikot, Luzon, Visayas, tapos ngayon umabot na ng Mindanao, until ngayon, kasi tuloy-tuloy pa po ang Love for All. Tuloy-tuloy po, mga kababayan. Ang pag-iikot po niyan kasama si First Lady Lisa. Okay. Ngayon, yung ganong pangako ni Pangulo, eh, nag-manifest nga. Diba? Though sabihin mo, hindi po yun madali. Hindi po yun, eh, overnight lang magmamanifest ka agad, magmaterialize ka agad yung ganong pangako or ganong tawag nito, pangarap niya. Na imbis po na yung mga kababayan natin mula po sa mga liblib na lugar, mga probinsya, pupunta pa sa mga downtown nila o pupunta pa sa Maynila, luluwas pa ng Maynila, para po magka-access ng medical attention. Diba? Para magkaroon po ng medical examination or mag-undergo po ng mga ganitong medical examinations. Ngayon, nag-materialize po yan through sa Love for All na pinangunahan mismo ni F. Elisa. Eh, sabi niya lang, pakialamera po yung first lady natin. Sige, walang problema kung pagiging pakialamera niya, mga kababayan, or nangyayalam siya sa gobyerno, ay ganyan naman po ang resulta. Diba? Napakaganda naman ang resulta. Tapos meron pa, mga kababayan, yung nasa 80 ba yun, 82, na mobile clinic. Nakita niyo po yung nakompleto facility po, mga kababayan. Tingnan mo yung loob ng mga mobile clinic na yun. Yung mga bus, di ba? Or parang mga minibus, parang coaster, di ba? Na dinistribute or pinamigay po sa iba't ibang probinsya. Ang pinaka-recent kundi nagkakamali na nabigyan is Region 6, 7, and 8. Nung time na nasa Cebu po si First Lady, di ba? Na kung saan kasama po ang 6, yung mga ano, Capiz, Iloilo, Aklan, Antique, then ng 7 kasali din po, mga kababayan, and I think Negros kasali din sila during 6 or 7, 6 and 7 lang yata, di ko sure kung kasama yung 8 doon. Talagang makikita nyo, mga kababayan, no? Pero Cebu, 8 ba ang Cebu? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, ha? I-correct nyo po ako. Talagang makikita mo doon na kahit papano nagmamaterialize po or nangyayari yung ganung mga pangako ng Pangulo. Though hindi madali, pero paunti-unti. Diba? Talagang tinatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos sa tulong na rin ng kanyang may bahay na si F. Elisa. Ngayon po, Mindanao naman, pinupuntahan din po. Nakaligtaan bang Mindanao? Pinabayaan bang Mindanao? Hindi po, mga kababayan. Diba? Kaya itong plano na gawin po ng pamahalaan na kung saan yung doctor's fee, mga kababayan, lalong-lalo na ng mga indigent patient natin, eh sasagutin na ng pamahalaan through sa PCSO. Napakagandang balita po nito. Kahapon pinost natin sa community, napakarami po nang talagang approve sa ganong adhikain ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So once again, mga kababayan, update po natin yan. This is Joshua Corpus Vlog. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa munting channel natin, mga kababayan ko. And God bless po sa ating lahat.